Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Isa rin po ako sa inyong tagapakinig. At may nais po akong ibahaging kwento sa inyo. Tawagin mo na nga lang po pala ako sa pangalang Erwin. 38 anyos at kasalukuyang naninirahan ngayon dito sa may Pandakan kasama po ng aking pamilya. Ito pong nakakatakot kong karanasan ay naganap noon pong binata pa po ako. Nangyari po ito doon sa probinsya namin. Totoo pong lahat ng ito at hindi pa rin nga ako makapaniwala na nangyari ang lahat ng iyon at akin talagang naranasan. Pero di ko na lang po babanggitin yung pangalan mismo ng lugar. Dahil naniniwala akong hindi naman lahat ng taga roon sa lugar na yon ay mga aswang. Na baka nga ang karamihan sa kanila ay mga dayo lamang at nakapanghawa lang. At saka bilang respeto na lang rin sa mga kababayan ko at sa katulad naming nanirahan din noon doon, na doon na ipinanganak at lumaki. Nagumpisa ang lahat ng minsang magyaya na naman ang kaibigan naming sinoli na mamaril ng ibon sa kinagabihan. Kaya hapon pa lang ay pinuntahan ko na yung chewing ko at hiniram yung baril niya na dibomba. Mabait naman ang chewing ko na kapatid ni tatay. At kahit maingat ito sa kanyang mga gamit, ay hindi naman niya iyon ipinagdadamot sa akin. Pero sa tuwing hinihiram ko yung kanyang baril, ay hindi siya nagkukulang ng mga pagpapalaala sa akin na wag na wag pupunta sa isang lugar na yon. Ito ay iniiwasang baryo talaga doon sa may amin. Dahil nga sa marami ang nagsasabi na ang mga naninirahan doon ay aswang. Kaya paulit-ulit niya iyong sinasabi sa akin at tila ba hindi siya nagsasawa. Pero nung araw na yon, nanghiraming kong muli ang kanyang baril na dibomba, ay may isa pa siyang lugar na sinabi sa akin na dapat kong iwasan. At ang tawag sa lugar na yon ay Mahabang Parang. Na kaya ganon ang naging katawagan doon ay dahil sa pastuhan iyon ng isang kilalang tao doon sa may amin na marami siyang mga alagang baka dati at nababakuran iyon ng alambre na may tuso o yung tinatawag na barbed wire. Kaya dahil naman sa sinabi ng chewing ko ay nagtaka ako kung bakit niya ako pinaiiwas doon. Gayong ang alam ko ay wala naman ang bahay doon. Kahit pasabihin na hindi ako madalas na nagpupunta roon. Kaya akin siyang tinanong. Ngunit matipid ang naging sagot nito sa akin. Isang tumataginting na basta. Kaya hindi ko siya kinulit pa. Lalo na nang sabihan niya ako na sumunod na lang at wag nang marami pang tanong. Kaya tumango ako at sinabi ko pang masusunod po, kamahalan. Hindi po ako pupunta doon. Nanatawa naman sa akin ang chewing ko. Sa aming kasing mga pamangkin niya
ay nararamdaman kong mabait at maganang loob sa akin ni Uncle. Kaya totoo talaga ang tinatawag na favoritism. Naniniwala ako tungkol dito. Sa bahay nga namin noon, ang paborito naman ng mga magulang namin ay yung pangalawa namin sa bunso na si Emma. At balik na po tayo sa aking kwento. Pasensya na po kayo kung naisingit ko ang tungkol doon. Nakahiram nga ako ng baril kay Uncle Dado noon, kung kaya masaya akong bumalik ng bahay namin. At inihanda ang iba ko pang mga dadaling. At mga kalahating oras bago pa yung takdang oras ng aming pag-alis, ay umalis na ako ng bahay namin at pumunta na sa aming tagpuan. Kompleto kaming magbabarkada. Bali lima kaming lahat na nagkasundong mamamaril noong gabing iyon. Pero nang dumating ako, ay dadalawa pa lamang sila na naabutan ko. Kaya naghintay pa kami ng ilang sandali sa pagdating ng dalawa pa naming kasama. Na makaraan lang ang ilang minuto, ay dumating na rin sila. Bit-bit ang kanilang mga baril na dibomba. At may mga sibat at itakding dala. Minsan kasi ay hindi lamang ibon ang matsetsempuan mo sa gubat. Marami kasing mga hayop doon. May mga sawa at bayawak. Kung minsan naman ay may mga musang pa nga. At kapag sinuswerte kang talaga, ay baka makakita ka pa ng baboyra mo. Pero ayaw naming makakuha ng sawa sa umpisa dahil subok na namin ito. Totoo yung sinasabi ng mga matatanda na kapag sawa ang una mong nahuli, ay wala ka nang mahuhuling ibon o ano pa mang uri ng hayop. Kaya iniiwasan naming makakita nito o makahuli sa pasimula. Madilim na nang umalis kami. Pinailaw namin ang aming mga dalang flashlight at magkakasunod na naglakad. Nang matanaw na namin yung batis, ay nagpasya kami magkakaibigan na tuntunin iyon at doon na muna dumaan. Dahil marami kaming nakuhang ibon doon nung minsang namaril din kami ng gabi. At di nga kami nagkamali. Dahil sa bungad pa lang ay marami na kaagad kaming nailawang mga ibon. At ang ikinatuwa pa namin ay tulog na tulog talaga ang mga ito. Na bumagsak na nga ang katabi ay naroon pa rin ang mga kasama at patuloy pa rin na natutulog. Kaya di pa man kami nagiinit ay nakawalo na kaagad kami noon. Nagpatuloy pa kami sa pamamaril hanggang sa mga lahati na sabayong yung aming mga nabaril na ibon. Kung kaya nagdesisyon naman kaming iwan na ang batis at umakyat na sa gubat. Pero habang paakyat kami ay iniilawan pa rin namin yung mga punong aming nadaraanan at bihira talaga kaming masiro sa bawat puno na iniilawan namin noon. Kaya tuwang-tuwa kaming magkakaibigan. Iyon na yata ang masasabi kong pinakamaswerte naming pamamaril. At nang maakyat na namin yung gubat, ay halos hindi kami makapaniwala sa bumungad naman sa amin. Isa iyong baboy ramo at abala itong nanginginain. Naaninagan kagad namin ito nang sapitin namin ang itaas ng gubat. Pero may napansin akong kakaiba sa baboy na yon. Hanggang sa sumenyas na ang isa kong kaibigan at pinapapwesto na kami. Amin iyong papalibutan para hindi makawala. Ngunit bago pa kami makaposisyon, ay bigla iyong natigilan
at tila ba panandali ang nakiramdam. Tumigil ito sa ginagawa niyang pagkain. Kaya huminto din kami. Ngunit bigla na lang itong lumingon at napatingin talaga sa direksyon ko. Kitang-kita ko yung malabagan nitong mga mata. At bigla na lang itong kumaripas ng takbo. Kung kaya, nagtakbuhan na rin kami at aming hinabol iyon. Bawat isa sa amin ay nagbibigay ng direksyon kung nasaan ito sa tuwing matatamaan ng dala naming mga flashlight. Buti na nga lang rin at medyo lumiwanag na rin ang buwan. Kung kaya nakatulong din iyon sa amin. At dahil sa ginagawa naming pagtugis sa baboy ramo na yon, ay hindi na namin napansin kung nasaan kami. Ang totoo, hindi namin alintana kung saan man kaming lupalopdali nito. Dahil ang buong atensyon namin noong mga panahong iyon ay nakatuon sa kung paano namin ito mauhuli. At huli na nang mapansin ko kung saan na kami nakarating. Iyon yung tinutukoy ng chewing ko na isa pang lugar na dapat kong iwasan. Iyon yung mahabang parang. Habol-habol pa namin ang aming mga paghinga nang kami ay huminto. Mga nakayuko kaming lahat na nakatukod sa aming mga tuhod ang aming mga kamay. Napaminsan-minsan ay napapahawa sa aming mga tagiliran at sikmura. Ako nga ay panayang aking pagtingala. Pagkat para na akong kakapusin sa paghinga dahil sa hapo na nararamdaman ko. Bunga ng ginawa naming mabilis na pagtakbo. At nakita namin yung baboy ramo na huminto sa di kalayuan. Doon sa kabila ng bakod, naroon siya sa kabilang panig ng alambre na parabang nananadya pa ito. Natila kanya pa kaming hinihintay nang mapansin niyang huminto kaming lahat sa paghabol sa kanya. Na mahirap paniwalaan pero naisip ko nung punto na yon na parabang nagpapahabol talaga ito sa amin. Hanggang sa napatras talaga ako nang mapansin ko ang maraming baboy ramo na dahan-dahang lumalapit doon sa hinabol namin. At ikinahig pa nito yung isang paa na parabang nagyayabang at sinasabi sa amin na humanda na kami dahil naroon na ang mga kasama niya. Basta iyon yung pagkakaunawa ko sa ginagawa nung baboy na yon. At tila totoong lahat ng naging basa ko sa ginagawa nung mautak na baboy nang bigla na lang dumapa yon sa lupa. At sa isang iglap ay nakita ko ang isang figura ng babae na tumayo at nawala na yung baboy. Pati yung mga baboy ramo na nakita kong dandang lumalapit ay tila ba nag-iiba na ang kanilang mga anyo habang patuloy na mas lumalapit pa sila sa amin. Bakit parang mga figura na iyon ng mga tao? Naitanong ko pa nga noon sa aking sarili. At kahit medyo malayo pa sila mula sa kinatatayuan namin, ay kitang-kita namin ang mapupula nilang mga mata pagkat nagbabaga ang mga iyon sa dilim. Sa takot ay pare-pareho kaming mga hindi na nakagalaw. Naisip kong kahit tumakbo kami o lumaban ay siguradong iisa ang aming kahantungan. Dahil ng mga oras na yon ay alam ko na kung ano ang mga ito. At ramdam kong alam na rin iyon ng mga kaibigan ko. Sila yung madalas naming marinig noon at mapabalita ng mga aswang.
Pero ang nakakapagtaka ay kung bakit naroon sila at wala doon sa kanilang baryo na iniiwasan ng mga tao. At kaya pala napansin ko nung una na may kakaiba talaga doon sa baboy ramo na hinabol namin. Nang una kasi namin itong makita ay napansin ko na kaagad na may kinakain ito. At iyon ay karne at hindi halaman. Dahil lang alam ko sa mga baboy ramo, ang madalas na kainin ng mga ito ay mga bungang kahoy na nahulog sa lupa kung hindi man halaman. At kaya pala mapula ang mga mata nito. Pero dahil sa kasabikan na naramdaman namin noon na makahuli ng baboy ramo, ay hindi na namin na isaalang-alang yung mga bagay na yon. Na kahit napansin na namin ay amin lang iyong binaliwala. Naramdaman kong nangatog talaga ako noong mga sandaling iyon. Lalo na nang nakalapit na sila sa bakod na alambre. At isa-isa na silang lumampas doon. Lahat sila ay mga walang saplot. At nangingintab ang kanilang mga katawan dahil sa ipinahid na langis. Kaya doon ko na napatunayan na totoo palang lahat ng mga naririnig ko tungkol sa kanila. Humakbang pa ang dalawang lalaki at naiwan sa kanilang likuran ang mga kasama. Nagulat ako nang makita ko kung sino ang nasa may gawing kanang kamay ng lalaki, si Teodado. Nagmistula kaming mga tuot at pipi sa harap nilang lahat. Napakiramdam ko talaga ay katapusan na naming magkakaibigan. Lalo na kapag nakikita kong umaangil ang marami sa kanila at naghahanda na kami ay sugurin para lantakan. Na yung iba pa nga sa kanila ay inilalabas-labas pa yung dila na para bang takam na takam at iniinsulto pa kami. Hanggang sa tumapat na sa akin yung sa tingin ko ay pinuno nila. Tinanong ako nito kung ano yung ginagawa namin doon. Nang magsasalita na ako ay walang lumabas na boses mula sa aking bibig. Parang may kung anong nakabara sa aking lalamunan dahil na rin siguro sa sobra kong takot. Kaya muli kong inulit, sinabi kong hindi namin sinasadya na magawi doon. Sinabi ko rin na hindi rin namin sinasadyang habulin yung kasama nilang babae. Di naman kasi namin alam. Kala kasi talaga namin ay baboy ramo siya na nauutal-utal talaga ako sa pagpapaliwanag. Sinabi kong iniiwasan talaga namin magpunta roon dahil na rin sa paalaala ng tiyuhin ko na akin pang itinuro si Teodado. Agad naman itong sumagot pero parang nahihiya sa kanilang pinuno na malaman nito na ako ay kanya pa palang pamangkin. Na yung babae naman ay anak pa pala nito. Humingi si Teo ng tawad at ganon din kami. Isa lang naman ang naging hiling ng pinuno nila. Huwag lang naming ipamalita ang nangyari doon noong gabing iyon. Na wala kaming pagsasabihan kahit na sino na nakita namin sila. Buti na nga lang talaga at may prinsipyo ito at may sinusunod na batas. Wala naman daw nasaktan kung kaya kanya kaming pinagbigyan. Pero kung may nasaktan o di kaya mas malala tulad ng mayroong namatay sa kanilang mga kasama ay iba na raw ang usapan. At sigurado talagang magkakaubusan. Dahil sa nangyari ay nalaman kong aswang pala ang kapatid ng tatay ko. At iniwasan ko na lang din si Teodado. Pero di naman ito nagbago ng pakikisama sa akin. Hanggang dito na lang po Sir PB ang kwento kong ito. Sa maniwala po kayo sa hindi ay marami po talaga sila. At naninirahan lamang
sa iba't ibang lugar. Hindi nga lang po basta-bastang nagpapalata at nagpapakita. At iyan po ang aking naging karanasan, Sir PB. Maraming salamat po. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.